Magandang araw mga sir. For today's video, i-share ko sa inyo kung paano ako ginagawang LED itong stock taillight bulb natin. So, bakit ko nga ba ito ginagawang LED? So, una, itong taillight bulb natin is mataas ang konsumo sa kuryente. Kung mapapansin nyo, yung headlight at panel gauge light natin, once na nag-apply tayo ng brake, is kumukurap. Second naman, meron naman tayong mabibiling mga LED na taillight. Kaso, karamihan dito is mga blinker. Which is, ayun naman yung iniiwasan natin kasi mataas ang multa nito. Then, third, meron din naman mabibiling mga LED na taillight na steady. Kaso nga lang, mahal. Then, yung fourth reason is makakabili ka ng mga steady bukod sa mahal, kaso madali naman ito masira. So, gusto ko i-share itong pag-convert ko ng LED taillight bulb kasi napakamura lang niya. So, ito yung mga gagamitin nating materyales. 3 volts na LED at saka 1K na resistor. So, yung LED natin at resistor, mga sir, is nagkakahalaga lang itong LED natin na piso. Then, ito namang resistor is 0.25 lang. So, lumalabas itong dalawa na to is 1 peso and 25 centavos lang. So, kung dalawa ang kailangan natin na LED light, then dalawang resistor, lumalabas, in 3 pesos, meron na tayong LED na tail light. So, bukod sa mura to, nagustuhan ko rin siya, based on my experience, yung ginawa ko na ganitong pag-convert, is umabot na rin siya ng more than a year. So, kaya naman, gusto ko i-share to, para na rin sa mga nagmumotor na makamenos sa pag-maintenance nila sa motor nila. So, ayun guys, bali, tuturo ko na sa inyo kung paano ko ginagawang LED to. So, ang una, yung stock bulb natin, is babasagin lang natin yung glass na to. Yan, babasagin lang natin yung glass. Then, magiging ganito yung kakalabasan niyan. Once na naging ganito na, magkakaroon ng dalawang butas yan sa may ilalim. Tapos, dito natin ngayon ilalagay yung resistor. Ilurusot lang natin yan. Tapos, itupi mo lang dito. Tsaka dito. Then, ganun lang din yung gagawin sa may isa. Then, after nyan, hihinangin na natin yan. Yan guys, once na nahinang na natin yan, puputulin na natin yung natitirang wire. Yan guys, bali naputol na natin yung tirang wire. So, ang next naman, dito naman tayo. Kakabit na natin itong LED bulb natin. Hindi naman kayo maliligaw dito. Kasi yung mahabang wire ayun yung positive. Yung maliit naman ayun naman yung negative. So, ang gagawin natin yung positive ayun yung i-coconnect natin sa may resistor. Then yung negative, ayun naman yung nakakonnect dito sa may gilid ng bulb holder natin. So, hinang lang natin to dito.
Okay guys, bali tapos na natin hinang yung positive dun sa may resistor. I-make sure lang natin na hindi siya natatanggal. Yan, galaw-galawin lang natin. So yan guys, bali tapos na, ina-next naman natin yung negative. Ilalagay lang natin sa may ground. So ayan guys, bali tapos na natin gawin tong LED tail light natin. So ngayon naman mga sir, is testingin naman natin siya kung gumagana. Walang tayong battery. Then yung negative. Yung negative, lagay na natin dito. Tapos, yung positive. Ayun naman yung ilalagay natin dito. So, ayan mga sir. So, gumagana siya. Ngayon sir, i-testingin naman natin sa may motor natin. Park light, brake light, park light, brake light.